Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang renewal agreement para sa Malampayas Service Contract No. 38 na layong matiyak ang energy security sa Pilipinas. Si Bella Lesmora sa Sentro Balita, live! Aljo kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malaki ang maitutulong sa bansa. Nito ang pagpapalawig pa ng Malampayas Service Contract No. 38. Ito'y sa gitna na rin ang hinaharap ng bansa na iba't ibang hamong pang-enerhiya. Bilang bahagi ng mga hakbang ng gobyerno para matiyak ang energy security sa Pilipinas, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang Service Contract 38 Renewal Agreement para sa Malampaya Deepwater Gas to Power Project. Sinaksihan ito ng matataas na opisyal ng gobyerno, gayon din ng mga kinatawan mula sa pribadong sektor. Sa susunod na taon, mapapaso na dapat ang kasunduan, pero sa bisa ng Renewal Agreement, pinalawig pa yan ng 15 taon o magtatagal hanggang sa February 22, 2039. Ayon kay Pangulong Marcos, sa tulong ng hakbang na ito, kumpiyansa siyang hindi maantala at magtutuloy-tuloy pa ang produksyon ng Malampaya gas field at makasisiguro ang taong bayan na ang natitirang gas reserves doon ay masusing magagamit at mapakikinabangan. From the discovery of the gas field more than 3 decades ago and the project's commissioning in 2001, the Malampaya Deepwater Gas to Power Project has been a boon for our country, providing 20% of Luzon's energy needs. Through the project, the government was able to generate 374 billion in revenues. In 2022 alone, the project has yielded about 26 billion in government revenues. Because of the contract renewal, the government will continue to generate revenues from the project through a favorable sharing scheme with a private sector partner and the government. Kasabay niyan, sinabi rin ng presidente na tiwala siya sa kapasidad ng SC 38 Consortium na humahawak ng proyekto at bili naman niya sa Department of Energy, masusi rin itong tutukan sa ngalan ng interes ng bansa. Tugon naman ng DOE. The Department of Energy acknowledges its responsibility in helping ensure the efficient and sustainable exploration, development, and utilization of our indigenous energy, including Malampaya. The DOE has meticulously evaluated the SC38 consortium. The assessment encompassed legal, technical, and financial capabilities and confirmed the consortium's capacity to sustain the production operation and meets its obligations under the renewal agreement. Aljo, bukod naman sa pagpapatuloy ng production operations, may mga partikular ding kasunduan at kautusan na nakasaad nga dito sa kasunduan para sa SC38 Consortium na dapat ay sundin para nga sa maayos at epektibong pagpapatuloy nitong ang nasabing proyekto. Aljo? Mela, upang maintindihan no, ng ating mga kababayan, palagi kasing nababanggit, no? Ano nga ba itong Malampaya gas field at gaano kayo ito kahalaga? Lalo na ngayong panahon. Aljo, mabuti na lamang din at naitanong mo no, para mas malapit sa bitukan ng ating mga kababayan kung talagang papagaling natin itong termino tungkol sa Malampaya gas field. Ito kasi yung isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng supply ng kuryente dito nga sa bansa. Nako, sa mga panahon ngayon pa naman, naririnig natin yung yellow alert, red alert at iba pang mga termino hinggil sa pagnipis ng supply ng kuryente sa bansa. Dito sa Malampaya gas field ay kinukuha nga yung natural gas at pinoproseso para nga gawing source ng enerhiya at kuryente sa bansa. At dahil nga dito talagang sinasabi nga ng administrasyon na tuloy-tuloy yung kanilang paggawa ng mga hakbang para nga masiguro yung energy security sa ating nga bansa. Kaya isa ito yung naging pagpirma nga ng pagpapalawig ng kasunduan ngayong araw sa mga hakbang ng ating pamahalaan para naman hindi talaga magkaroon ng problema at maging tuloy-tuloy yung pagtiyak ng energy security sa bansa. Aljo? Maraming salamat, Mela Lesmoras.